Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies kay drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat, kaibigan! Nagsimula ang series taong 2004 kay Dong Yun na nagulat ng pambobuli sa kanya ng ilang estudyante. Ngunit hinayaan ng pulis ang mga bully, dahil ang chief of police ay kaibigan ng ina ng isa sa mga bully na nagngangalang Park Yun-jin, hanggang leader ng mga bully. Sinisi rin si Dong Yun ng kanyang guro na si Mr. Kim, kahit na biktima si Dong Yun ng pambubuli. Bilang resulta ng kanyang pag-uulat sa pulisya, dumanas siya ng mas matinding pang-aabuso. Tahimik ang lahat ng mga guro sa kanyang paaralan. Dahil ang mga magulang ni Yun-jin ay napaka-impluensyang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang isa sa mga guro ay mukhang may mabuting puso pa rin, gusto niyang tulungan si Dong Yun. Gayunpaman, matapos matuklasan na ang nang-abuso kay Dong Yun ay si Yun-jin, pinatalsik ang guro sa paaralan. Ang pang-aabusong naranasan ni Dong Yun ay hindi lamang sa paaralan, si Yun-jin at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta pa sa bahay ni Dong Yun para pahirapan siya ng malupit. Sa huli, nagpa siya si Dong Yun na umalis sa paaralan dahil binubuli siya ni Yun-jin at ng kanyang mga kaibigan. Si Mr. Kim, na nakaalam nito, ay pinagalitan siya na sinasabi na kung sakaling malaman ng punong guro ng paaralan ang bagay na ito, makakaapekto ito sa kanyang evaluation. Pagkatapos ay hinikayat niya si Dong Yun na baguhin ang kanyang dahilan sa paghinto sa pag-aaral dahil sa palagay niya ay hindi big deal kapag nag-aaway ang magkakaibigan. Napagpasyahan ni Dong Yun na hindi problema para sa kanya iyon. Nagalit si Mr. Kim nang marinig niya ang komento ni Dong Yun, pagkatapos ay sinaktan niya ito, hindi niya matanggap ang ganoong pag-uugali. Dahil iginiit ni Dong Yun na huwag baguhin ang kanyang dahilan sa pag-alis sa paaralan, ang ina ni Yun-jin ay sinamantala ang ina ni Dong Yun upang bayaran ng pera, upang baguhin ang dahilan ng pag-alis ni Dong Yun sa paaralan. Pakiramdam ni Dong Yun ay wala nang nagmamalasakit sa kanya, kaya nagpa siya siyang magtrabaho para suportahan ang kanyang sarili. Isang araw, bumalik si Dong Yun sa kanyang paaralan upang makita si Yun-jin, nagpa siya si Dong Yun na balang araw maghihiganti siya kay Yun-jin. Sa sumunod na eksena, nagsimulang magtrabaho si Dong Yun sa isang pabrika ng tela, ang kumpanya ay nagbibigay ng pabahay para sa mga empleyado. Ginugol ni Dong Yun ang kanyang mga pahinga sa paggawa ng kanyang mga takdang aralin. Matapos ang mga taon ng pagtatrabaho sa pabrika, nagpa siya si Dong Yun na magbitiw dahil plano niyang magkolehiyo. Naniniwala si Dong Yun na ang taong nanakit sa kanya ay dapat magbayad ng malaki sa kanya. At iyon mismo ang layunin ni Dong Yun. Taong 2012, sinimulan ni Dong Yun ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pag-alam sa araw-araw na buhay ng kanyang mga bully sa kani-kanilang social media. Nagsimula kay Sara na artista na pero drug addict din, tapos si Haejong na naging flight attendant, tapos si Jaejun na naging businessman, habang si Park Yun-jin, naging weather forecaster at ang huli ay si Son Mayong-oh, na naging errand boy para sa apat na tao. Nagpakasal si Yun-jin kay Du-yong at si Dong Yun ay lihim na dumalo sa kanilang kasal. Nagsimulang lapitan ni Dong Yun si Du-yong na nagkataong nag-enjoy sa paglalaro ng Go. Sa pagtatapos ng kanyang pribadong mga aralin, biglang nawala ng malay si Dong Yun at nang magising siya nasa hospital na siya. Nagising din ang isang pasyente sa tabi niya, isang doktor na nagngangalang Yojong. Pagkatapos ay tinanggal ni Dong Yun ang kanyang IV needle at nagmamadaling lumabas ng hospital. Di nagtagal, sinuri ni Yojong ang mga medikal na resulta ni Dong Yun at natuklasan na siya ay anemic at malnourished. Pagkatapos ng hindi sinasadyang pagkikitang iyon, tila nagsimulang magkaroon ng interes si Yojong kay Dong Yun. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumapit kay Dong Yun sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan para inumin ni Dong Yun ang kanyang gamot. Nang malaman ni Yojong na interesado si Dong Yun sa larong Go, nag-alok siya na turuan siya. Mula noon, naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa malaman ni Dong Yun kung paano nilalaro ang Go. Pagkatapos ay nagpa siya si Dong Yun na ihinto ang pagkikita kay Yojong. At labis siyang nadismaya nito. Pagkatapos si Dong Yun ay kumuha ng screening test para maging isang guro at pagkatapos niyang makapasa sa pagsusulit, si Yun-jin ay napabalitang nanganak ng isang sanggol na babae. Nagpa siya si Dong Yun na magrenta ng apartment malapit sa bahay ni Yun-jin. Isang gabi, kinukuha ni Dong Yun ang basura ng pamilya ni Yun-jin. Tila mula sa basurang iyon, nakakuha siya ng maraming kapakipakinabang na impormasyon tungkol kay Yun-jin at sa kanyang pamilya. Sa isang pagkakataon, pumunta si Dong Yun sa butik ni Jaejun at doon niya nakilala si Mayong-oh.
Nang makita ni Mayong Oo ang mga pagbabago kay Dongyun, ipinahayag ni Mayong Oo ang kanyang interes sa kanya, kahit na dati ay nang-aapi siya sa kanya. Dahil pinaplano ni Dongyun ang kanyang paghihiganti, hindi siya tumanggi nang yayain siya ni Mayong Oo na makipag-inuman sa kanya. Ang kanyang layunin sa paghihiganti ay hindi lamang para sa kanyang mga dati ng keskwela, lumalapit din siya sa anak ni Mr. Kim, ang gorong bumugbog sa kanya noon. Naging matalik na kaibigan ni Dongyun ang anak ni Mr. Kim at sinabing suportado niya ito ng husto. Isang gabi, nang kukunin na ni Dongyun ang basura sa tirahan ng Pamilya Park. Namuli siya ng isang kasambahay. Ang katulong na nagngangalang Auntie Kang ay alam ang mga aksyon ni Dongyun sa pagkuha ng basura mula sa bahay sa nakalipas na 6 na buwan. Balak ni Dongyun na bigyan siya ng pera para tikom ang bibig niya, pero mali pala ang hula niya, gusto siyang suportahan ni Auntie Kang, kahit hindi niya alam kung ano talaga ang balak ni Dongyun. Sinabi ni Auntie Kang na hindi niya isusumbong si Dongyun, sa kondisyon na tutulungan siya ni Dongyun na patayin ang kanyang asawa, na umaabuso sa kanya, at binugbog pa niya ang sarili nilang anak na babae, si Sona, na sinubukan niyang ipagtanggol. Kaya naman, hiniling ni Auntie Kang kay Dongyun na patayin ang kanyang asawa. Nakipag-deal si na Dongyun at Auntie Kang. Pagkatapos ay inutusan ni Dongyun si Auntie Kang na tulungan siyang mahanap ang impormasyon tungkol kay Yeonjin at sa kanyang mga kaibigan, habang si Dongyun ay gagawa ng paraan para patayin ang asawa ni Auntie Kang. Ngunit ni isa sa kanila ay walang gustong madumihan ang kanilang mga kamay sa paggawa ng misyon na ito, kaya hiniling ni Dongyun sa kanya na magtiis. Sinabi ni Dongyun kay Auntie Kang na matutong magmaneho para matupad ang kanilang plano. Nag-alok din si Dongyun na turuan si Sana para hindi mahadlangan ang kanilang plano. Pagkatapos makuha ni Auntie Kang ang lisensya sa pagmamaneho, binigyan siya ni Dongyun ng isang kotse at isang kamera para may sagawa ang plano. Kinabukasan, sinunda ni Auntie Kang si Yeonjin na nasa butik ni Jaejun. Pagkatapos nito, tumungo siya sa simbahan upang tiktikan si Sara, nang makita ni Dongyun ang mga larawang nakuha ni Auntie Kang. Napagtanto niyang may mali nang dalhin ni Yeonjin ang kanyang anak sa klinika sa mata. Naalala niya agad na nagagalit si Jaejun kapag may nang insulto sa kanya sa pagiging colorblind. Sa pagkakatulad ng anak ni Yeonjin at Jaejun, ipinapalagay ni Dongyun na ang anak ni Yeonjin ay anak ni Jaejun. Upang patunayan ang palagay na ito, nilayo ni Dongyun na alamin ang tunay na katotohanan. Isang araw, bumisita si Duyong sa isang go club, at natulala siya matapos makita ang husay ni Dongyun sa paglalaro ng go. Tila iyon ang dahilan kung bakit natutunan ni Dongyun ang larong go para mapalapit kay Duyong. Gumagana ang kanyang plano, dahil laging naaalala ni Duyong si Dongyun mula noong araw na iyon. Kinabukasan, nang pumunta si Dongyun para magbigay ng pribadong lesson kay Sana, hindi niya sinasadyang nakilala si Yeojong sa tren. Si Yeojong, na talagang namiss si Dongyun pagkatapos ay inanyayahan siyang makipag-usap. Pagkatapos kumustahin ang isa't isa, umalis si Yeojong at ibinigay ang kanyang business card kay Dongyun. Sa gabi, nakakakuha si Dongyun ng ilang impormasyon tungkol kay Kim Sintae, ang chairman ng foundation ng elementarya kung saan pumapasok ang anak na babae ni Yeongjin. Kinabukasan, binisita ni Dongyun ang bahay ni Mr. Kim, na kaibigan pala ng kanyang ama. Nang napagtanto ni Mr. Kim na si Dongyun ang estudyanteng niya noon. Nagalit siya, sinimulan pa niya itong hampasin muli. Kinagabihan, pumunta si Dongyun kay Mayong Oo. Ginamit ni Dongyun si Mayong Oo sa kanyang paghihiganti laban sa mga taong nanakit sa kanya noon, kabilang si Yeonjin. Nangako si Dongyun na payayamanin siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento ang pagkamatay ni Sohee, pinatay siya ng isang tao at si Dongyun mismo ang nakasaksi ng nahulog si Sohee. Sigurado si Dongyun na ang pumatay ay isa sa apat niyang kaibigan. Kung mahahanap ni Mayong Oo ang salarin, maaari niyang gamitin ang impormasyon para i-blackmail ang salarin. Bago siya umalis, binigyan siya ni Dongyun ng ilang hibla ng buhok, at sinabi niya kay Mayong Oo na kumpirmahin kung si Jaejun ang biolohikal na ama ng anak ni Yeonjin. Sa sumunod na eksena sa alumni reunion sa high school, sa reunion, nagulat ang mga bully sa pagdating ni Dongyun. Ang kanyang layunin sa pagpunta sa kaganapan ay upang sabihin sa kanilang lahat na ang kanyang paghihiganti ay magsisimula mula ngayon. Si Dongyun ay pumalakpak nang makatanggap si Yeonjin ng parangal mula sa paaralan. Isang araw, si Yeonjin ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang anak na nagsasabing basa ang kanyang sapatos at siya ay kasalukuyang nakayapak. Pagkatapos ay sinabi ni Yeonjin sa kanyang anak na sabihin sa kanyang homeroom teacher ang tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang anak na babae na ang kanyang homeroom teacher ay umalis sa paaralan at ngayon ay pinalitan ng isang bagong homeroom teacher, si Dongyun.
Nang marinig ni Yeon Jin ang pangalan ni Dong Yun, nabigla siya, kaya nagpasya siyang pumunta sa paaralan ng kanyang anak. Pagdating ni Yeon Jin, sinabi sa kanya ni Dong Yun na walang bagay na nagkataon sa kanyang buhay, dahil ang kanyang pangarap ay mahuli si Yeon Jin. Pagkatapos ay sinabi ni Yeon Jin na umaasa siyang mamatay si Dong Yun at sa mga salitang ito ay sumagot si Dong Yun, bakit siya mamamatay, para kanino siya dapat mamatay, habang ang masasamang tao tulad ni Yeon Jin ay nabubuhay ng maayos. Pinili ni Yeon Jin na umalis at kasabay nito ay nakuha niya ang balita tungkol sa pagpanaw ni Mr. Kim. Natakot si Yeon Jin at naisip niyang si Dong Yun ang pumatay kay Mr. Kim. Kalaunan ay nalaman ni Soo Han na inaabuso ng kanyang ama ang kanyang estudyante at dahil sa ugali ng kanyang ama, nabigo siyang ma-promote sa kanyang pinagtatrabahuan. Sinadya ni Soo Han na mamatay ang kanyang ama dahil sa kanyang hika. Isang araw, hiniling ni Dong Yun kay Ma Yong-un na kunin ang bangkay ni Soo Hee na hindi pa dinadala ng kanyang pamilya, dahil ang kanyang pamilya ay tumututol sa pahayag ng pulisya na nagsasabi na si Soo Hee ay nagpakamatay, habang naniniwala sila na si Soo Hee ay pinatay. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ng doktor si Ma Yong-un na kunin ang bangkay ni Soo Hee, dahil hindi niya ito pamilya. Samantala, si Duyong ay madalas na pumupunta sa Go Game Club at iniimbitahan si Dong Yun na maglaro ng Go, kung sino ang matalo sa laro ay kailangang magbayad ng 20,000 won. Sa unang laro, nanalo si Dong Yun, ngunit habang naghahanda na si Dong Yun na umalis, inanyayahan siya ni Duyong na bumalik upang maglaro na may mas malaking taya na 50,000 won. Sa kabilang banda, si Yeon Jin na desperado na nagsisikap na protektahan ang kanyang anak, sinubukang alamin kung paano si Dong Yun nakakuha ng trabaho sa paaralan. Sa katunayan, bukod sa rekomendasyon ni Chairman Kim, si Dong Yun ay mayroon ding mahusay na mga kwalifikasyon para matanggap siya sa paaralan. Pagkatapos, pumunta si Yeon Jin sa klase ng kanyang anak at nakita si Dong Yun. Doon, sinabihan niya si Dong Yun na itigil ang lahat ng kanyang mga plano, kung kailangan niya ng pera, ay handa siyang ibigay ito sa kanya, dahil kahit na ano ang mangyari, hindi siya hihingi ng tawad sa karahasang ginawa niya kay Dong Yun noon. Pagkatapos ay binigyang diin ni Dong Yun na hindi niya hiniling kay Yeon Jin na humingi ng tawad sa kanya, ang Diyos ang gag-antay sa lahat ng kanyang mga nagawa. Natawa si Yeon Jin nang marinig niya ang mga salita ni Dong Yun, at sa tingin niya ay nagpapanggap lang si Dong Yun bilang isang matuwid na babae na hindi maghihiganti at huwag nang mag-hostage ng anak ng isang tao. Sinagot ni Dong Yun ang akusasyon ni Yeon Jin sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang anak, na hostage ba niya ang kanyang anak na babae o may ginawa, o pinahirapan siya tulad ng ginawa sa kanya ni Yeon Jin noon. Pagkatapos ay nilinaw ni Dong Yun na hindi siya magiging ganoon kababa, dahil maraming paraan para mapabagsak niya si Yeon Jin, lalo na ngayon, alam ni Dong Yun ang katotohanan na colorblind ang anak ni Yeon Jin. Dahil kapag nalaman ito ng kanyang asawa ay tiyak na magiging problema ito. Nanlamig at natakot si Yeon Jin matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Dong Yun. Pagdating sa bahay, nakiusap si Yeon Jin sa kanyang asawa na ilipat ang kanilang anak sa isang overseas school. Ngunit tinanggihan ni Duyong ang ideya, sa kadahilan ng 8 taong gulang pa lamang ang kanilang anak, bukod dito ay ayaw magbigay ng dahilan ni Yeon Jin kung bakit niya gustong ilipat ang kanilang anak. Samantala, binisita ni Dong Yun si Sara na kamakailan lamang ay naging isang aktivista ng simbahan upang pagtakpan ang kanyang madilim na buhay bilang isang adik sa droga. Binyantaan ni Dong Yun si Sara na babayaran siya ng malaking halaga para tikom ang kanyang bibig, kung hindi ay ilantad niya ang kanyang buhay. Nang marinig ang pagbabanta, hindi maiiwasan, ni Sara na magbigay ng pera kay Dong Yun. Isang araw, nakita ni Dong Yun si Yeo Jong at hiniling na talikuran siya, dahil sa buhay niya, hindi niya iniisip na makahanap ng makakasama, sa ngayon ang kailangan niya ay isang handang lumaban sa tabi niya. Kinabukasan, nagkita sina Ma Yong-oo at Dong Yun. Dahil sa kanyang pag-usisa kung sino ang pumatay kay Soo Hee, tinanong ni Ma Yong-oo si Dong Yun na sabihin sa kanya, at nang malaman niya kung sino ang taong pumatay, labis siyang nagulat sa katotohanan. Pagkatapos ay bumili si Ma Yong-oo ng tiket para pumunta sa Russia, ngunit ilang araw pagkatapos ng kanyang pag-alis. Hindi inaasahang idineklara siyang nawawala, na pinatay ng isang tao. Sinubukan ni na Dong Yun at Auntie Kang na alamin ang kinaroroonan ni Ma Yong-oo, at hinala ni Auntie Kang na maaaring pumanig si Ma Yong-oo kay Yeon Jin at sa kanyang mga kaibigan. Si Yeo Jong, na hindi pa rin matanggap ang pagtanggi ni Dong Yun, ay inanyayahan siyang makipagkita sa kanya. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Dong Yun sa kanyang bahay at doon ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang layunin, na makaganti sa mga nambubuli sa kanya.
Sa pagsasabi ng lahat, pagkatapos ay iminungkahi ni Yoo Jong na itigil ni Dong Yoon ang kanyang plano sa paghihiganti. Sa tingin niya ang paghihiganti ay masisira lamang ang kanyang buhay. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang magpakita si Dong Yoon ng mga peklat sa kanyang buong katawan. Matapos makita ang mga sugat sa katawan ni Dong Yoon, nakumpirma ni Yoo Jong na siya ay handa na siyang maghiganti para sa kanya. Nang makita ang mga katangian ng kumatay kay Ma Yong Oh, na tila nagsusuot ng eksaktong parehong sapatos na mayroon sina Yoon Jin at Hai Jung, isa sa kanila ang tiyak na pumatay. Dahil sa trauma na naranasan ni Dong Yoon, ganoon din talaga ang nararamdaman ni Yoo Jong. Nagtatanim din siya ng sama ng loob sa taong pumatay sa kanyang ama. Nagpa siya si Yoo Jong na suportahan si Dong Yoon. Samantala, tila nagdududa si Doo Yong sa pagiging malapit ng kanyang misis kay Jae Jun, lalo pat nakilala niya noon si Ma Yong Oh. Pagkatapos ay tiningnan ni Yoon Jin ang huling ruta na kanyang pinuntahan sa GPS ng kotse ng kanyang asawa, at mula sa data ng GPS, nalaman niya na pumunta ang kanyang asawa sa studio ni Jae Jun. Sa sandaling si Dong Yoon ay nakakuha na ng pera mula kay Sara, naisip ni Sara na nabayaran na niya ang lahat ng kanyang pagkakamali, ngunit ayon kay Dong Yoon. Ito ay panandalian lamang dahil malapit na siyang mabuhay sa isang mundo na parang impyerno. Sa kabilang banda, may nakitang kakaiba si Doo Yong ng mali ang pagkakakuha ng kanyang anak na babae sa kulay ng medyas ng kanyang kaklase. Pagkatapos ay sinabi ni Doo Yong sa kanya na mukhang hindi gusto ng kanyang ina ang kanyang bagong homeroom teacher. Ang kanyang anak na babae pagkatapos ay sumalungat sa mga salita ng kanyang ama na sinasabi na imposible para sa kanyang ina na hindi magustuhan ang kanyang bagong homeroom teacher dahil ang kanyang ina at ang kanyang homeroom teacher ay magkaibigan noong high school. Samantala si Hai Jung, na ikakasal sa isang mayamang lalaki. Para sa kanyang kasal, nakakuha siya ng isang mamahaling damit pangkasal na niregalo ni Jae Jun. Samantala, si Jae Jun, nalaman na ang anak ni Yoon Jin na si Ye Sol ay kanyang biological na anak. Pagkatapos ay pumunta sa paaralan ni Ye Sol upang makilala siya. Nangako si Jae Jun na lagi niyang paprotektahan ang kanyang anak. Sa ibang lugar, sina Hai Jung at Sara na hinahanap ang kinaroroonan ni Ma Yong Oh sa kanyang bahay. Nahanap nila doon ang tiket na binili lang ni Ma Yong Oh, at ang kanyang passport, indikasyon na nasa Korea pa si Ma Yong Oh. Samantala, plano ni Jae Jun na kustodiya ang kanyang biological na anak, ngunit dahil ipinanganak ang kanilang anak pagkatapos ng kasal ni Yoon Jin, si Ye Sol ay itinuturing na anak ni Doo Yong. Sa kabilang banda, nakikipagkita si Hai Jung sa kanyang magiging biyenan. Hindi sang-ayon ang biyenan sa kanilang relasyon, dahil ang gusto niya ay si Dong Yoon. Hindi malinaw kung paano naging malapit si Dong Yoon sa kanyang biyenan. Samantala, pumunta si Yoon Jin upang makita si Jae Jun. Mukhang sobrang sama ng loob niya kay Jae Jun dahil nakilala niya ang kanyang asawa. Nang hindi sinasagot ang mga tanong ni Yoon Jin, sinakal ni Jae Jun si Yoon Jin dahil sa pagiging malihim tungkol sa kanilang anak. Isang araw, inaanyayahan ang mga magulang ng mga mag-aaral na pumunta sa paaralan, at para sa okasyon, dumating si Doo Yong para sa kanyang anak na babae. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita rin si Jae Jun sa araw na iyon. Natarante si Doo Yong, dahil ang alam lang niya ay walang anak si Jae Jun. Pagkatapos ay sinabi ni Jae Jun na pumunta siya sa paaralan upang makita si Dong Yoon, ang kanyang dating kaibigan sa paaralan. Nang matapos ang kaganapan, nakita ni Dong Yoon si Jae Jun. Bagamat na trauma si Dong Yoon sa ugali ni Jae Jun, kailangan niyang harapin ito. Pagkatapos ay binyantaan siya ni Jae Jun na huwag sasaktan ng kanyang anak. Pagkatapos ay iginiit ni Dong Yoon na kung gusto niyang mabuhay ang kanyang anak, ang tamang hakbang na gagawin ni Jae Jun ay ang makipagtulungan sa kanya, sa halip na tulungan si Yoon Jin. Sa huli, handang tulungan ni Jae Jun si Dong Yoon at hindi makikialam sa mga isyu niya kay Yoon Jin. Samantala, curious si Doo Yong sa nangyari sa pagitan ni Dong Yoon at ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpa siya siyang tanungin si Hai Jung. Sinabi sa kanya ni Hai Jung na ang kanyang asawa ay naging marahas kay Dong Yoon noong high school. Sinabi ni Hai Jung kay Doo Yong na direktang tanungin si Yoon Jin kung gusto niyang malaman ng higit pa tungkol sa nangyari. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Doo Yong si Yoo Jong na kasalukuyang naglalaro ng Go. Si Doo Yong at Yoo Jong ay nagkakilala at hindi niya namamalayan ang lalaking nasa harapan niya ang maghihiganti sa babaeng gusto niya, si Dong Yoon. Pagdating sa bahay, tinanong ni Doo Yong si Yoon Jin kung sino ba talaga si Dong Yoon, ang homeroom teacher ng kanilang anak ang dahilan kung bakit gusto ni Yoon Jin na ilipat sa ibang bansa si Ye Sol. Pagkatapos ay sinabi ni Yoon Jin na hindi dapat malaman ni Doo Yong ang tungkol sa kanyang nakaraan. Samantala, iniisip ni Dong Yoon kung may isang bagay ba na tila may itinatago si Yoon Jin, ang pagkawala ni Ma Yong Oh.
Dahil nauna nang sinabi ni Dong Yun kay Ma Yong-ho ang tungkol sa salarin na pumatay kay Sohee, na walang iba kundi si Yeon Jin, tila si Yeon Jin ang pumatay kay Ma Yong-ho, napatunayan ang sinubukan ni Yeon Jin na itago at linisin ang kanyang sapatos na may dugo. Isang araw, nag-file si Hye-jung ng police report tungkol sa pagkawala ni Ma Yong-ho. Noong una ay wala siyang balak na gawin ito, ngunit sa kahilingan ni Dong Yun at para makapag-asawa pa rin siya sa isang mayamang pamilya, sa wakas ay pumayag siyang magsumbong sa pulisya. Si Sara ay mukhang napakasama ng loob, natatakot siyang masira ang kanyang buhay, hindi banggitin na si Ma Yong-ho ay naging isang carrier na naghatid ng mga gamot para sa kanya. Kung may mangyari o tumawag man lang sa kanya ang pulis, hindi siya magdadalawang isip na patayin si Hye-jung. Sa kabilang banda, dahil wala siyang nakuhang sagot mula sa kanyang asawa, nagpa siya si Duyong na makipagkita kay Dong Yun at nalaman ni Yeon Jin na may nakatira malapit sa kanyang bahay at hindi niya akalain na si Dong Yun ay nakabantay sa kanya sa lahat ng oras. Nang pumasok si Yeon Jin sa apartment ni Dong Yun, nakita niya ang mga larawan ng mga target na paghihiganti ni Dong Yun na nakadisplay sa dingding. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may pumasok din sa apartment ni Dong Yun, at ang kakapasok lang pala ay ang kanyang sariling asawa. Hindi na ito maiwasan ni Yeon Jin, ang kanyang mga nakaraang krimen ay sa wakas ay nalaman na ng kanyang asawa. Si Yeon Jin, nakaraniwang isang masamang tao, ay inakusahan pa ang kanyang asawa na may relasyon kay Dong Yun. Bilang asawa, si Duyong ay dapat na magkaroon ng matatag na paninindigan sa mga masasamang aksyon ng kanyang asawa sa nakaraan, ngunit sa halip ay nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay lumabas si Yeon Jin doon, at bago niya namalayan, pinapanood na siya ni Dong Yun at ang kanyang asawa mula sa CCTV camera at mukhang nasisiyahan si Dong Yun na makita iyon. Sa kabilang banda, nagulat si Yeo Jong na hindi niya mahanap ang bangkay ni Sohee sa hospital. Matapos tanungin ng isa sa mga doktor, gulat ni Yeo Jong na inilipat ang bangkay ni Sohee sa morgue freezer sa utos ng kanyang yumaong ama na pinuno ng hospital. Sa pag-uwi, pinipigilan ni Yeo Jong na sabihin kay Dong Yun ang tungkol sa impormasyong nakuha niya mula sa hospital. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Dong Yun na nag-order siya ng isang item na hindi dapat tingnan kapag dumating ito. Kasabay nito, si Jae-joon na ini-interrogate din ng mga pulis, ay nagbibigay ng impormasyon na ilang linggo na niyang hindi nakikita si Ma Yong-ho, at sinabing bago mawala si Ma Yong-ho, may isang taong laging naghahanap sa kanya, at iyon ay si Duyong. Sinadya niya itong gawin para pumunta ang mga pulis kay Duyong, dahil maaaring sangkot si Duyong sa pagkawala ni Ma Yong-ho. Kinabukasan, nagpanggap si Dong Yun na pinagagalitan si Yeon Jin sa pagpasok sa kanyang apartment. Ganunpaman, mukhang inosente si Yeon Jin. Pagkatapos ay nagpost si Dong Yun ng video ni Yeon Jin na pumasok sa kanyang apartment online. Ngunit hindi yun nakakatakot kay Yeon Jin, nananatili siyang kalmado at hinahamon si Dong Yun na itag sa kanyang mga kaibigan sa social media. Ngunit nang pagbabantaan siya ni Dong Yun na iulat ang kanyang mga nakaraang krimen sa pulisya. Natakot si Yeon Jin at binyantaan si Dong Yun pabalik. Pagkatapos ay binibigyan siya ni Dong Yun ng huling pagkakataon na isuko ang sarili sa pulisya, kung hindi. Magbabayad siya kay Dong Yun sa lahat ng kanyang nagawa. Dito, sinabi ni Yeon Jin na ang naranasan ni Dong Yun ay hindi niya kasalanan, kundi kasalanan ni Dong Yun na nakatakdang mabuhay na parang impyerno. Dapat magpasalamat si Dong Yun sa kanya, dahil sa kanya kaya lumaban ng husto si Dong Yun para sa paghihiganti kaya nagawa niyang maging guro. Nang marinig niya ang mga salita ni Yeon Jin, hindi niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa sa nakaraan, sinabi ni Dong Yun na hindi rin siya makokonsensya kapag naghiganti siya, ngunit sa halip, itinuturing ni Dong Yun ang kanyang paghihiganti bilang isang pagkilos ng paglilinis ng basura. Sa kabilang banda, si Duyong na nakakita ng larawan ng kanyang anak na babae kasama si Jae-joon. Napagtanto niya na si Ye-sol ay hindi niya anak. Nang gabing iyon, nagtataka si Duyong kung bakit gusto siyang tanungin ng mga pulis tungkol sa pagkawala ni Ma Yong-ho, ngunit binigyan siya ng kanyang assistant ng flash drive na nauna nang iniwan ni Ma Yong-ho at nang buksan niya ito, lumabas na ang laman ng flash drive ay ang mga banta ni Ma Yong-ho na ipagkalat ang pagkakakilanlan ng lalaking nakatabi ni Yeon Jin. Galit na galit si Duyong matapos malaman ang tungkol dito, pagkatapos ay nagmamadali siyang umuwi upang kumpirmahin ang katotohanan. Samantala, humingi ng paumanhin si Yeo Jong sa pagbubukas ng package ni Dong Yun na isang tent. Isang araw, sa wakas ay nalaman ng bully gang na si Ma Yong-ho ay kinaladkad sa isang kaso ng droga, at ito ay nagpanik kay Sara at sinisisi si Hye-jung sa pag-uulat ng pagkawala ni Ma Yong-ho. Sa sandaling iyon, nag-isip sila kung paano nasabi ni Ma Yong-ho ang pagkamatay ni Sohee. Bago ang pagkamatay ni Sohee, si Hye-jung pala ay sinabihan ni Yeon Jin na makipagkita kay Sohee, at sa sandaling iyon, naalala ni Yeon Jin ang pangyayari na naging sanhi ng pagkamatay ni Sohee.
Sa halip na makonsensya sa pagpatay kay Sohee, tumawa lang. Si Yeonjin ay nasa estado ng gulat dahil sa kanyang nawala na name tag, pagkatapos ay pumunta siya sa lugar kung saan niya pinatay si Sohee. May tinawagan si Yeonjin para magtanong tungkol sa name tag niya. Si Dongyun ay lumabas na nagpadala ng ebidensya ng pagpatay kay Sohee, na siyang name tag ni Yeonjin, na nakita niya sa pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nasuhulan ng ina ni Yeonjin ang pulisya, kaya ang kaso ng pagpatay kay Sohee ay nauwi sa isang kaso ng pagpapakamatay. Samantala kung saan nagbibigay si Dongyun ng impormasyon sa pulis tungkol sa name tag na may pangalan ni Yeonjin. Ang name tag na dati niyang ibinigay kay Mayong O ay Peke pala, at sinasadya ni Dongyun iyon para ma-provoke si Yeonjin para mabuksan muli ang kaso. Gayunpaman, mukhang ayaw ng pulis na ayusin ang kaso, at napagtanto ni Dongyun na nasuhulan ang pulis. Isang araw, inabuso si Sun-an ng kanyang ama at labis na nalungkot si Auntie Kang nang makita ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit nang umalis si Auntie Kang para harapin ang kanyang asawa, pinigilan siya ni Sun-an. Ayaw niyang maging biktima ang kanyang ina. Luhaan, humingi ng tawad si Auntie Kang sa kanyang anak na babae dahil naging miserable ang kanyang buhay. Tinanong ni Auntie Kang kung gusto ni Sun-an na lumipat sa Amerika at hindi nag-iisip, willing si Sun-an na lumipat at susundan din siya ng kanyang ina doon. Kinailangan ni Auntie Kang na magsinungaling at sinabing susundan niya si Sun-an, kasama si Dongyun, kung tutuusin, simula noong gabing iyon, hindi na niya makikita ang kanyang anak. Samantala, nakilala ni Dongyun ang nurse na dating nagtatrabaho sa kanyang paaralan upang kunin ang ilang mga file na naiwan niya. Ang mga file na iyon ay naglalaman ng ulat tungkol sa pagkamatay ni Sohee. Kasabay nito, sa wakas ay nakuha ni Yoo Jong ang mga resulta ng autopsy ni Sohee, na nagsiwalat na bago siya namatay, si Sohee ay buntis. Alam din ni Dongyun ang pagbubuntis ni Sohee, iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang mag-higanti. Samantala, nakilala ni Yeonjin si Auntie Kang, habang pinapakita ang picture ng kanyang asawa, sa hindi inaasahang pagkakataon, alam na ni Yeonjin na si Auntie Kang ang kanang kamay ni Dongyun, alam din niyang laging ini-stop ni Auntie Kang ang kanyang anak. Sa una, si Auntie Kang ay hindi natatakot na harapin si Yeonjin, ngunit pagkatapos magbanta si Yeonjin na sasaktan si Sun-ah, siya ay humingi ng tawad kay Yeonjin. Pagkatapos ay nag-alok si Yeonjin kay Auntie Kang, na sinasabing mas mabilis niyang papatayin ang asawa ni Auntie Kang kaysa kay Dongyun. Natigilan si Auntie Kang nang marinig ang mga salitang iyon. Sa kabilang banda, ang ebidensya ng name tag ni Yeonjin ay tila hindi itinapon, ngunit itinago ng kanyang ina. Sa gabi, dali-daling kinuha ni Auntie Kang si Sun-ah para iligtas ang kanyang anak. Sa ibang lugar, mukhang masaya si Jae-jun habang naghahanda siya ng isang silid para sa kanyang anak na si Ye-sol. Samantala, nabigla si Dongyun sa pagdating ng kanyang ina sa paaralan. Ang lahat ng mga guro ay hindi inaasahan na ang ina ni Dongyun ay isang drunken master. Ang pagdating ng ina ni Dongyun sa paaralan ay ang plano ni Yeonjin na magsimula ng away kay Dongyun. Dati, nakilala ni Yeonjin si Mi-hee at hiniling sa kanya na gumawa ng pamamaraan para mapatalsik si Dongyun sa paaralan na may malaking kabayaran. Si Mi-hee, na isang cheapskate, ay natural na sumasang-ayon sa plano ni Yeonjin, kahit na si Dongyun ay kanyang sariling anak. Sa huli, dinala ni Dongyun ang kanyang ina upang tumira sa kanyang apartment at napagtanto niya na ito lang ang ginagawa ni Yeonjin. Kung hindi lang niya nanay si Mi-hee, baka napatay niya ang babaeng ito. Sa kabilang banda, si Yeonjin sa kalaunan ay makipagkita kay Hye-jung, at nang walang gaanong kausap, sinabi ni Hye-jung kay Yeonjin na si Dongyun ay nakipaglaro ng go kasama si Do-yong. Pagkatapos ay ipinakita ni Hye-jung ang isang luxury bag na ibinigay sa kanya ni Do-yong bilang kapalit ng impormasyon tungkol kay Dongyun. Hindi makapaniwala si Yeonjin sa sinabi ni Hye-jung, hindi siya makapaniwala na hanggang doon na ang narating ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Dongyun na sinusundan ng asawa ni Auntie Kang, na sa sandaling iyon ay bumibili ng inumin. Si Auntie Kang pagkatapos ay tumawag sa kanya upang makipagkita sa kanya. Sinabi ni Dongyun kay Auntie Kang na nalaman na ni Yeonjin kung sino talaga si Auntie Kang. Sinabi ni Dongyun kay Auntie Kang na maging handa kung mahuli siya ni Yeonjin sa akto. Para hindi siya pagdudahan, iniwan ni Auntie Kang si Sun-ah, ayon sa orihinal nilang plano. Gayunpaman, kailangan niyang magtrabaho para kay Yeonjin. Bago niya iwan ang kanyang ina, nag-aalala si Sun-ah sa kanyang ina, natatakot siyang patayin siya ng kanyang ama kapag nalaman niyang wala siya. Sinubukan ni Dongyun na pakalmeyan si Sun-ah, at sinabi sa kanya na hindi ito mangyayari, dahil, sigurado, napagpasyahan ng kanyang ina na isagawa ang planong ito para protektahan si Sun-ah.
Sa kabilang banda, nadismaya si Yeonjin na malamig ang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa, kahit na sinubukan niyang huwag ibalik ang kanyang nakaraan para sa kapakanan ng kanilang kinabukasan. Si Duyong, nasawa na sa ugali ng kanyang asawa, pagkatapos ay naging sobrang galit, nangako siyang patunayan mismo ang mga pagkakamali ni Yeonjin upang hindi niya pagsisihan ang kanyang desisyon. Kinabukasan, bumisita si Jaejun sa tindahan para makipagkita sa assistant ni Yeonjin. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ang pagdating ni Duyong kahapon. Pagkatapos ay sinuri ni Jaejun ang CCTV, ngunit siya ay nalilito. Dahil ang footage bago ang 20 ng Oktubre ay tinanggal na. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng assistant na na-reformat niya ang memorya ng CCTV sa utos ni Yeonjin. Sa ibang lugar, si Dongyun, na kasalukuyang nakikipagkita kay Jungmi, ay nagtataka kung bakit pinuntahan ng mga pulis si Yeojong tungkol sa pagkawala ni Mayong-oo. Ipinaliwanag ni Jungmi na noong isang buwan, pumunta si Mayong-oo sa hospital sa kahilingan ni Yeojong. Sinabi sa kanya ng isa sa mga doktor na hinahanap ni Mayong-oo ang bangkay ni Sohee, kaya nakipag-ugnayan si Yeojong kay Mayong-oo. Nang tanungin ng pulis, ibinahagi ni Yeojong ang kanyang kwento noong una niya itong nakilala. Nataranta siya nang minumura siya ni Mayong-oo, kahit hindi naman sila magkakilala. Nagsimulang kabahan si Duyong matapos makita ang mga larawan nila ni Dongyun. Ang mga larawan ay ipinadala ni Mayong-oo bilang isang pagbabanta. Sa wakas ay naunawaan ni Duyong na ito lang ang ginagawa ni Dongyun, na gustong malaman niya ang tungkol kay Mayong-oo. Samantala sa kabilang banda, nakumbinsi si Yeonjin na sumailalim sa skin treatment sa klinika ni Yeojong. Sa kanyang pakikipag-usap, nagsimulang magsalita si Yeonjin tungkol sa kanyang asawa. Karaniwang gusto ng mga lalaki na maging maganda ang kanilang mga asawa nang walang anumang surgical procedure, kaya naman willing si Yeonjin na gawin ang kanyang facial treatment. Kasabay nito, nakikipagkita si Duyong kay Dongyun. Si Dongyun, na kadalasang nakasuot ng mga nakatikip na damit, ay sadyang ipinakita ang mga peklat mula sa pagpapahirap ni Yeonjin noon. Samantala, habang tinuturok si Yeonjin ng pampamanhid, sinimulan siyang tanungin ni Yeojong tungkol kay Mayong-oo, na may layuning sabihin ni Yeonjin ang totoo tungkol sa ginawa niya kay Mayong-oo. Nang makilala ni Yeonjin si Mayong-oo, palihim, nire-record ni Mayong-oo ang kanilang pag-uusap, habang binabanggit ang relasyon ni Yeonjin kay Jaejun. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, tinawagan ni Yeojong si Mayong-oo, at nagpanik ito. Sa pamamagitan ng pag-uusap ni na Mayong-oo at Yeojong, nalaman ni Yeonjin na ni-record ni Mayong-oo ang kanilang pag-uusap. Nang maglaon, sinabi niya na ang kanyang mga banta ng pagtataksil kay Jaejun ay hindi gagana upang sirain ang kanyang kasal. Isang inis na Mayong-oo sa wakas ay naglabas ng usapin tungkol kay Sohee na pinatay niya. Sa takot, kinuha ni Yeonjin ang isang bote at binasag ito sa ulo ni Mayong-oo hanggang sa mamatay. Nang nagising siya, mukhang takot na takot si Yeonjin. Partikular na matapos makita ang nakangiting mukha ni Yeojong. Isa pang katotohanan ang nabunyag, tila bago namatay si Mayong-oo, nakalmat niya ang binti ni Yeonjin. Pagkatapos ay inutusan ni Yeonjin si Police Chief Shin na alisin ang ebidensya sa pamamagitan ng paglilibing sa katawan ni Son Mayong-oo. Kasabay nito, hiniling ni Dongyun kay Duyong na iwanan kaagad ang kanyang asawa, ngunit tumanggi si Duyong na gawin ito, hindi niya maaaring iwan si Yeonjin. Samantala ay tinanong ni Yeonjin si Yeojong kung may sinabi ba siyang kakaiba habang nasa ilalim ng anesthesia, at sinabi ni Yeojong na paulit-ulit na binanggit ni Yeonjin ang pangalan ni Mayong-oo. Bago umuwi, dumaan si Yeonjin sa supermarket para bumili ng mga grocery, umaasang makakabawi siya sa asawa niya. Gayunpaman, pag-uwi niya, nakita ni Yeonjin ang kanyang asawa na kumakain mag-isa at hindi sumasagot sa kanyang mga mensahe. Tinanong niya kung bakit mas pinagkakatiwalaan ni Duyong si Dongyun at nakikipaglaro pa sa kanya ng Go. Sinabi ni Duyong na curious siya kay Dongyun, at mula sa curiosity na iyon ay lagi niyang hinihintay si Dongyun. Matapos marinig ang kanyang sinabi, pagkatapos ay iginiit ni Yeonjin na ang kanyang ginawa ay kapareho ng panluloko. Pagkatapos ay tumugon si Duyong sa pahayag ni Yeonjin sa pagsasabing hindi siya dapat mag-alala, dahil hindi rin siya nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Jaejun. Samantala, nahanap ni Haejoong ang tablet ni Mayong-oo sa kotse ni Jaejun, kung saan nakakuha siya ng recording. Sa ibang lugar, curious pa rin si Jaejun kung bakit tinanggal ni Yeonjin ang CCTV footage. Pagkatapos ay sinubukan ni Jaejun na pumunta sa isang eksperto na makakabalik ng data ng CCTV at handa siyang magbayad ng mahal para dito. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ni Sokjae na nawala ang kanyang anak na babae. Hinala niya, tumakas ang kanyang anak para magtrabaho sa ibang lugar, dahil nakikita niyang maraming pera si Auntie Kang.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Auntie Kang na may nagsabi sa kanya na magtrabaho para takutin ang isang tao at mula sa trabahong iyon ay nakakuha siya ng maraming pera. Tila, si Auntie Kang ay naatasan na takutin ang ina ni Yeon Jin sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng mensahe na nagsasabing alam niyang may pinatay ang kanyang anak na babae. Sa huli, si Sokjae ang pumalit sa trabaho kay Auntie Kang. Samantala, hindi inilibing ni Chief Shin ang bangkay ni Ma Yong-oh, sa halip ay itinago niya ang bangkay sa kung saan. At nang hindi nalalaman ni Chief Shin, nabili pala ni Yeo Jong ang lugar at nang gabing iyon, dumating sina Dong Yeon at Yeo Jong sa lugar. Dati, palihim na sinusundan ni Auntie Kang si Chief Shin. Madalas bumisita si Chief Shin sa gusali at kakaiba dahil napakataas ng paggamit ng kuryente sa walang laman na gusaling iyon, at pagkatapos mattress, ang paggamit ng kuryente ay para lang gamitin sa morgue. Mula sa puntong iyon, hinala ni Dong Yeon na ang bangkay ni Ma Yong-oh ay nasa gusali, kaya tinulungan ni Yeo Jong si Dong Yeon sa pamamagitan ng pagbili ng gusali. Isang araw, ipinagpatuloy ni na Dong Yeon at Yeo Jong ang kanilang plano ng pumunta si Yeon Jin sa klinika ni Yeo Jong. Pagkatapos ay kinukuha ni Yeo Jong ang sample ng balat ng mga scratch mark ni Ma Yong-oh mula sa binti ni Yeon Jin, nang wala na siyang malay mula sa anesthetic. Pagkatapos nito, itinatago ito ni Yeo Jong bilang ebidensya. Sa building kung saan nakalagay ang bangkay ni Ma Yong-oh. Ang pagkatuklas sa bangkay ni Ma Yong-oh ay lubos na nagpasaya kay Dong Yeon, sa lalong madaling panahon ay maihiganti ang kanyang sakit. Sa wakas ay nalaman na ni Yeon Jin kung sino talaga si Yeo Jong, siya ang kasabwat ni Dong Yeon, at nagulat siya nang malaman na si Yeo Jong ay anak ng direktor ng hospital kung saan naroon ang bangkay ni So-hee. Kasabay nito, nagsisimula ng ma-stress ang kanyang ina, dahil araw-araw siyang tinatakot ni Sokjae. Dahil hindi na siya makatiis, isinumbong niya ito kay Chief Shin, ngunit tumanggi si Chief Shin na tulungan siya, dahil iniisip niyang palagi niyang ginagawa ang lahat ng gusto niya. Si Dong Yeon na magpapakawala ng kanyang mga galaw para maalis ang mga tao tulad ng isang guro na nagngangalang Jong Ho. Nagalit si Dong Yeon sa pag-uugali ni Jong Ho, mahilig niyang kunan ng litrato ang mga hita ng mga babae sa paaralan. Pagkatapos ay sinabi ni Dong Yeon ang bagay na ito kay Jae Jun, dahil dati nang nakuhanan ng litrato ni Jong Ho si Yesol. Kasunod ng insidenteng iyon, pumasok si Jae Jun sa paaralan at agad na binugbog si Jong Ho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan ni Yesol ang pangyayari ng bugbugin ni Jae Jun ang kanyang guro, pagkatapos ay sinabi niya ito sa kanyang ama. Kasunod ng kaguluhan, dinala si na Jae Jun at Jong Ho sa himpilan ng pulisya at sa tulong ni Doo Yong, pinalaya si Jae Jun, habang si Jong Ho ay nakakulong dahil sa pang-aabuso sa bata. Si Doo Yong, na nalaman na si Yesol ay anak ni Jae Jun, pagkatapos ay sinabi na hindi niya maaaring bigyang katwiran ang mga aksyon ni Jae Jun para sa biglaang pagpunta sa paaralan upang bugbugin ang isang guro. Samantala, gumagawa ng gulo si Mei sa pamamagitan ng pang-blackmail sa lahat ng mga magulang ng mag-aaral sa paaralan, bilang resulta kung saan plano ng mga magulang na paalisin si Dong Yeon dahil iniistorbo niya sila. Sobrang sama ng loob ni Dong Yeon na kinakalaban naman siya ng kanyang ina. Dapat mahiya si Mei, iniwan niya si Dong Yeon para sa pera at ngayon ay muli niya itong sinasaktan. Nag-away si Mei at Dong Yeon at sa laban, sinaktan ni Mei ang mukha ni Dong Yeon. Si Yeon Jin na naguguluhan kung bakit pinapunta ang kanyang anak sa bahay ng kanyang in-laws. Galit na galit, sinabi ni Doo Yong na may isang lalaki na nagpapanggap na ama ni Yesol at nagdulot ng gulo sa paaralan. Si Yeon Jin, na alam na ang taong pinag-uusapan ay si Jae Jun, ay labis na nababahala. Pagkatapos ay binigyang diin ni Doo Yong na kahit na hindi niya anak si Yesol, gusto niyang makasama si Yesol kung balang araw ay magpasya silang maghiwalay. Kinabukasan, muling inilunsad ni Dong Yeon ang kanyang mission at sa pagkakataong ito ang target niya ay si Sara. Habang nasa simbahan, mukhang wala na si Sara dahil hindi siya makakainom ng anumang gamot. Nang maglaon, nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing mayroong mga gamot sa isang silid para sa kanya. Habang ang iba ay nagdadasal, lahat ay nakakakuha ng mensahe tungkol sa kanya. Sa pagkakataong iyon, parang narinig ni Sara na nakainom na ng droga ang boses ni Ma Yong-oh. Nag-hallucinate siya at naalala ang sandaling kasama si Ma Yong-oh. Si Sara, na nasa isang drug-induced drifting state, ay nagsimulang hawakan ang kanyang sarili, na parabang nakikipag-ibigan siya kay Ma Yong-oh, at ang kanyang pag-uugali ay naging atensyon ng kongregasyon na dumadalo sa simbahan. Si Yeon Jin na nalaman ang tungkol sa nangyari kay Sara mula kay Auntie Kang, pagkatapos ay ipinagtanggol ang kanyang kaibigan sa pagsasabing hindi makukulong si Sara, at sinagot ni Dong Yeon ang mga salita ni Yeon Jin sa pagsasabing naniniwala siyang hindi makukulong si Sara, ngunit hindi ito ang kaso sa kanya, bukod sa pagiging bully, siya ay isa ring mamamatay tao.
Pagkatapos ay sinabi ni Yeon Jin na hindi siya natatakot sa mga banta ni Dong Yun dahil walang ebidensya si Dong Yun. At nang hindi na mamalayan, kumalat na sa komunidad ng broadcaster ang balita tungkol sa pagiging bully niya. Nang siya ay arestuhin ng pulisya, napatunayang si Sara ay isang unang nagkasala, hindi tulad ni Yeon Jin, siya ay tinanong dahil sa pambubuli na ginawa niya sa nakaraan. Gayunpaman, hindi niya inaamin ang alinman sa mga paratang, dahil hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa mga balitang kumalat sa online community. Sa kabilang banda, si Jae-ju na sinubukang i-recover ang data ng CCTV, ay nadismaya, dahil hindi nabura ang CCTV file, ngunit ito ay napalitan. Isang araw, nakuha ni Jae-ju ang mga voice recording ni Nam Ayoung-oh at Yeon Jin mula kay Hye-jung. Sa oras na iyon, hindi inaasahang hiniling ni Jae-ju kay Hye-jung na alagaan si Ye-sol, sa madaling salita, nag-propose si Jae-ju sa kanya. Dahil may crush si Hye-jung kay Jae-ju, nakipaghiwalay si Hye-jung sa kanyang nobyo at mas piniling makasama siya. Samantala, si Do-yong na nasusuka sa ugali ng kanyang asawa, pagkatapos ay kinalma ang sarili sa pagpunta sa isang parke at doon niya nakita si Yeo-jong. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yeo-jong na kasama siya sa planong paghihiganti ni Dong-yun. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang pasayahin si Dong-yun. Pagkarinig ng mga salitang iyon, ganoon din ang iniisip ni Do-yong, gusto rin niyang makita si Dong-yun na maging masaya. Sa ibang lugar, si Yeon Jin, na naghahanap kay Hye-jung, sa wakas ay natagpuan siya sa bahay ni Jae-ju. Pagpasok sa bahay, napangiti si Yeon Jin nang makitang suot ni Hye-jung ang damit ni Jae-ju. Alam na ni Yeon Jin na sinadya siya ni Hye-jung na pumunta sa klinik ni Yeo-jong sa utos ni Dong-yun. Pagkatapos ay binalaan ni Hye-jung si Yeon Jin na sinabi na dapat na lang niyang asikasuhin ang kaso ng pang-aapi niya sa halip na mag-asikaso ng iba pang mga problema. Samantala si Sara na kasalukuyang nasa kulungan. Habang nasa kulungan ay iniisip ni Sara na malapit nang matapos ang kanyang buhay, bukod dito ay sinabi ni Hye-jung na ang kanyang kaso ay sadyang gagawing malaking kaso para pagtakpan ang kaso ng pambubuli ni Yeon Jin. Samantala, nalaman ni Chief Shin na ang gusali ng punerarya kung saan niya itinago ang bangkay ni Ma-yong-oh ay naibenta na, at ngayon ang bangkay ay kinuha na ni Yeo-jong. Masayang ngumiti si Yeo-jong habang tinatanggap ni Dong-yun ang kanyang pagmamahal. Samantala, si Yeon Jin ay tinanong ng pulisya sa pagkawala ni Ma-yong-oh. Sa gabi, nagagalit si Yeon Jin kay Chief Shin dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa imbestigasyon ng pulisya sa kanya. Si Chief Shin, nasawa na sa pagtulong sa pamilya ni Yeon Jin, ay nagpa siya sa wakas na magretiro at lumipat sa ibang bansa, ngunit bago iyon, humingi ng pera si Chief Shin kay Yeon Jin para makabili siya ng bahay sa Hawaii. Tinanggihan ni Yeon Jin ang kanyang kahilingan. Sa pagtanggi ni Yeon Jin, sinimulang bantaan ni Chief Shin si Yeon Jin sa pagsasabing hindi pa talaga niya nailibing ang katawan ni Ma-yong-oh. Kasalukuyang nabigla ang mga pulis sa pagkakatuklas ng bangkay ng isang lalaki, habang si Dong-yun ay tuluyang pinaalis sa paaralan dahil sa ugali ng kanyang ina. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang ina at sinabihan siyang umalis, ngunit tumanggi si Mi-hee dahil gusto niyang manatili sa apartment ni Dong-yun. Para kay Dong-yun, ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay natapos nang ang kanyang ina ay sumuporta sa mga tao tulad ni Yeon Jin, ngunit gayunpaman, sinabi ng kanyang ina kay Dong-yun na mamamatay siya kasama niya. Nang hindi nalalaman ni Mi-hee, lahat ng kanyang pag-uugali ay nire-record sa security camera. Sa kabilang banda, si Chief Shin, na nagbabalak na ipakita ang bangkay ni Ma-yong-oh, ay nabigla nang malaman na wala na ang bangkay. At ilang sandali pa, tinawagan ni Hye-jung si Yeon Jin at sinabing ang bangkay na natagpuan ng pulis ay ang bangkay ni Ma-yong-oh, at pinaghihinalaan ni Hye-jung na si Yeon Jin ay may kinalaman sa pagkamatay ni Ma-yong-oh. Pagkatapos ng sunog sa kanyang apartment, dinala ni Dong-yun ang kanyang ina sa isang psychiatric na hospital at ang doktor na nagsuri sa kanya ay nag-diagnose na ang kanyang ina na may mga delusyon dahil sa labis na alak. Samantala, lalong nagiging komplikado ang kaso ni Sara, maging ang isyu ng buwis sa simbahan ng kanyang ama ay dinala sa media. Pagkatapos ay nagplano si Sara na maghiganti rin kay Yeon Jin. Sa pamamagitan ng pag-uulat sa kanya para sa pang-aapi sa pulisya, si Sara ay may matibay na ebidensya sa kanyang lumang cellphone nang binubuli ni Yeon Jin si Sohee. Si Yeon Jin ay talagang napakasakit para sa mga biktima nito at si Do-yong ay nanatiling tahimik lamang. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Dong-yun para mahanap ang address kung saan nakatira si Sohee. Kinabukasan, tumawag si Yeon Jin kay Jae-jun para humingi ng tulong. Noong una ay ayaw ni Jae-jun, ngunit pagkatapos na banggitin ang kanilang anak, sa huli ay pumayag ito. Pag-uwi niya, nakita ni Yeon Jin si Sara na hinahaplos ang kanyang anak, pagkatapos ay inanyayahan niya si Sara sa kanyang silid at sinabing na pagtanto niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, at nagsisisi siya.
na pagtanto ni Yeonjin na ang kanyang bag ay naiwan sa punerarya at dahil sa takot na maging sospek, siya ay nagmadali doon upang kunin ito. Nagkataon namang naroon si Yeojong, napansin niyang hinahanap ni Yeonjin ang kanyang bag. Sa kabilang banda, nakatanggap si Sokjae ng reply mula sa ina ni Yeonjin na nangakong bibigyan siya ng maraming pera upang manatiling tikom ang kanyang bibig. Malamang, alam na ng ina ni Yeonjin na ang nananakot sa kanya ay asawa ni Auntie Kang. Nang kukunin na ni Sokjae ang pera, dinala siya ng ina ni Yeonjin hanggang sa kanyang kamatayan. Sa istasyon ng pulisya, nagbibigay siya ng maling pahayag sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi niya nakita ang isang lalaki na tumatawid sa kalsada. Dahil galing siya sa mayamang pamilya, madali siyang na-exempt sa batas kahit may pinatay siya. Higit pa rito, nabalitaan ni Yeonjin na namatay si Sokjae dahil sa ginawa ng kanyang ina. Pagkatapos ay binyantaan ni Yeonjin si Auntie Kang sa pagsasabing hahanapin niya si Sun-ah. Walang sabi-sabi, sinampal siya ni Auntie Kang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan ni Duyong ang ugali ng kanyang asawa. Pagkatapos ay binibigyan ni Duyong si Yeonjin ng dalawang pagpipilian. Humingi ng tawad sa mga biktima o maghihiwalay sila. Bagamat nalantad na ang kanyang krimen, hindi pa rin nakonsensya si Yeonjin, pagkatapos ay sinabi niyang natapos na ang kanilang relasyon mula nang makilala ng kanyang asawa si Dongyun. Pagkatapos kumalat sa buong lugar ang balita ng hiwalayan ni Yeonjin at Duyong, hindi binanggit ni Duyong ang dahilan ng hiwalayan. Gayunpaman, hinala ng mga tao na nangyari ang hiwalayan dahil sa kaso ng pang-aapi ng kanyang asawa. Samantala, tumanggi si Auntie Kang nang inalok ng nanay ni Yeonjin ang kanyang settlement money at piniling gumawa ng legal na aksyon para makulong ang ina ni Yeonjin. Isang araw, nakilala ng nanay ni Yeonjin si Dongyun at nalaman ni Dongyun na talagang sinadya ng nanay ni Yeonjin na patayin ang asawa ni Auntie Kang. Pagkatapos ay nag-aalok si Dongyun ng dalawang pagpipilian sa ina ni Yeonjin, maging sospek sa pagpatay o iulat ang kanyang sariling anak na babae. Kinaumagahan, isang bagong video ang naipost sa social media. Ang video ay naglalaman ng eksena ng pambubuli ni Yeonjin kay Sohee. Ang video pala ay in-upload ni Sara bilang isang paraan ng paghihiganti dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Sa huli, nagbitiw si Yeonjin sa pagiging broadcaster dahil alam na ng lahat ang kanyang krimen. Si Ye Sol, na nalaman na ang kanyang ina ay isang masamang tao, ay labis na nadismaya sa kanya. Sa kanyang paaralan, siya ay iniiwasan ng kanyang mga kaibigan dahil ang kanyang mga kaibigan ay natatakot na siya ay isa ring bully, tulad ng kanyang ina. Si Yeonjin ay nagpapanggap na nagigilty sa harap ng media, na nagsasabing biktima lang siya. Sinabi niya na ginawa lang niya ang ganoong paraan upang protektahan si Sohee na nagtangkang magpakamatay dahil siya ay buntis. Kabilang banda, sinabi ni Sara sa kanya na si Haejung ay kasalukuyang errand girl at hindi tinatanggap ni Haejung ang palayaw na iyon. Pagkatapos ay nagpadala si Haejung ng video mula sa tablet ni Mayong Oh. Naglalaman ang video ng hubad na eksena ni Sara kasama si Mayong Oh. Nang mapanood ni Jaejoon ang video, laking gulat niya, lalo na si Sara na walang maalala dahil lasing siya noon. Naniniwala si Sara na ang nagpadala ng video ay si Yeonjin. Muling nabigla si Jaejoon nang malaman niyang buntis si Sohee. Biglang inatake ni Sara si Haejung dahil sa panunukso sa kanya, pagkatapos ay sinaksak niya ng lapis si Haejung sa leeg. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at inaresto si Sara at ang iba ay nagmamadaling iligtas si Haejung. Iniisip ni Jaejoon ang posibilidad na ipa-autopsy ang bangkay ni Sohee sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Yeojong at pumayag si Yeojong basta makakuha ng permiso si Jaejoon mula sa pamilya ni Sohee. Isang araw, isinama ng ina ni Duyong si Jaejoon kasama si Yeonjin pagkatapos niyang malaman na hindi niya apo si Ye Sol. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jaejoon na gusto niyang bitawan ni Duyong ang kustodiya ni Ye Sol. Ngunit napakahirap para kay Duyong. Determinado siyang lumaban ng husto para sa kustodiya ni Ye Sol. Samantala, kailangang tapusin na ang partnership ni Dongyun at Auntie Kang dahil hindi na nila kailangan ang isa't isa. Sa kabilang banda, nawala ang vocal cords ni Haejung dahil sa saksak ni Sara sa kanyang leeg. Mas malala pa ang kanyang kapalaran nang magdesisyon din si Jaejoon na iwan siya. Sa wakas ay natagpuan ng pulisya ang pagsusuri ng kuko sa bangkay ni Mayong Oh. Ang DNA na naiwan ay nagpakita ng parehong mga resulta sa lighter na natagpuan sa lokasyon ng katawan ni Sohee at kailangan lamang malaman ng pulisya kung sino ang may-ari ng DNA. Sa gabi, nakatanggap si Yeonjin ng mensahe mula kay Dongyun na nagsasabi sa kanya na ipinagbili ng kanyang ina ang kanyang anak. Ang mga salita ni Dongyun ay batay sa pagpili ng ina ni Yeonjin na ibigay ang name tag ni Yeonjin para makapagsampa ng police report si Dongyun.
Hindi makapaniwala si Yeon Jin sa sinabi ni Dong Yun, hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng kanyang ina. Ayon kay Dong Yun, ang name tag ay hindi talaga maaaring gamitin bilang ebidensya, ngunit maaari nitong iwanan si Yeon Jin ng mga pinakamalapit sa kanya. Maya-maya pa ay narinig ni Dong Yun ang balita na nag-collapse ang ina ni Sohee pagkatapos pumunta sa libing ni Mayong Oh. Pagdating sa hospital, natuklasan ni Dong Yun na si Yeo Jong ang legal na tagapag-alaga ng ina ni Sohee. Matagal nang alam ni Yeo Jong na kusa siyang nilapitan ni Dong Yun. Pagkatapos ay tinanong ni Dong Yun kung alam na ni Yeo Jong kung sino talaga siya sa simula pa lang. Kinumpirma ni Yeo Jong ang tanong ni Dong Yun, alam pa niya kung bakit gustong isali siya ni Dong Yun sa kanyang plano. Sa unang pagkikita nila ni Dong Yun, nakita ni Yeo Jong si Dong Yun na patuloy na nanonood sa morgue kung nasaan si Sohee, nagtaka siya kung bakit biglang huminto si Dong Yun at umalis na lang. Sinabi ni Dong Yun na hindi niya nakayanan matapos malaman ang nangyari kay Yeo Jong dahil pareho silang biktima. Si Dong Yun ay biktima ng bullying, habang si Yeo Jong ay biktima ng pagpatay sa kanyang ama. Nang marinig ang mga salita ni Dong Yun, sa wakas ay napagtanto ni Yeo Jong na totoong gusto siya ni Dong Yun. Kinaumagahan, pumunta si Dong Yun sa hospital upang makita si Hai Jung na hindi na makapagsalita. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Hai Jung na mag-haiganti kay Jae Jun sa pag-iwan sa kanya. Si Dong Yun ay nag-uudyok kay Hai Jung na bulagin ang mga mata ni Jae Jun, alam niyang may glaucoma si Jae Jun sa mga mata nito na kailangan niyang mag-inject sa kanyang mga mata araw-araw. Pagkatapos ay hiniling ni Dong Yun kay Hai Jung na palihim na palitan ng likidong gamot para mabulag ang mga mata ni Jae Jun. Sa kabilang banda, nakakuha ng video recording si Yeon Jin, ang ebidensya ng pagpatay kay Mayong Oh. Pagdating sa pinangyarihan ng pagpatay, nagkataon ding nagsagawa ng crime scene ang pulis, sa huli ay naaresto si Yeon Jin dahil sa pagpatay kay Mayong Oh. Isang araw, pumunta si Jae Jun sa paaralan ni Ye Sol, at tila nakita niya si Ye Sol doon, samantalang sa katunayan ay lumipat na si Ye Sol sa ibang bansa. Sa kanyang pag-uwi, biglang lumabo ang kanyang paningin at naganap ang isang aksidente. Si Jae Jun ay tila nakaligtas sa aksidente, ngunit ang kanyang mga mata ay kailangang mabulag. Sa kanyang kalagayan na hindi nakakakita, naglakad siya patungo sa isang gusali at may naghihintay na pala sa kanya, saka siya itinulak ng lalaki at siya ay namatay. Pinasalamatan ng pulis si Dong Yun sa kanyang tulong at salamat sa tulong ni Dong Yun na sa wakas ay muling nabuksan ang kaso ng pambubuli 18 taon na ang nakakaraan. Samantala, si Yeon Jin na hiniwalayan ni Do Yong at ngayon ay kailangan na niyang manatili sa bilangguan. Sa kabilang banda, si Dong Yun ay nagbigay ng maraming pera kay Auntie Kang para sa maraming beses na pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Dong Yun sa isang lugar kasama si Yeo Jong. Mukhang masaya sila na sa wakas ay nakapaghiganti na si Dong Yun. Gayunpaman, kailangang wakasan na ang kaligayahan ni Yeo Jong. At nabigla siya nang biglang nawala si Dong Yun. Nasa kulungan pala si Dong Yun para makipagkita kay Yeon Jin, ibinahagi ni Dong Yun ang lahat ng hakbang na ginawa niya para sirain si Yeon Jin, at ikinagalit nito. Pinarurusahan si Yeon Jin dahil sa kanyang mga ginawa, at sa wakas ay naranasan niya ang kanyang sarili na binubuli sa bilangguan. Sinubukan ni Dong Yun na kalimutan ang kanyang sakit at nagpasyang lisanin ang mundo. Sa kabutihang palad, dumating ang nanay ni Yeo Jong at pinigilan ang kanyang desisyon. Sinabi niya na si Dong Yun ang makakapagligtas sa kanyang anak mula sa pagkalugmok. Labis na nalungkot si Dong Yun nang malaman niyang ang ama ni Yeo Jong ay pinatay ng sarili niyang pasyente. Isang araw, bumalik si Dong Yun para makita si Yeo Jong na tapat na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay naging maganda na ang kanilang buhay kaysa dati. Hindi na ikinahihiya ni Dong Yun ang sarili niyang mga peklat, nagsimula siyang magtiwala at maglakas loob na ipakita ang kanyang mga sugat, nagdagdag pa siya ng tato sa kanyang kamay. Sina Dong Yun at Yeo Jong ay nagboluntaryo din sa bilangguan, si Dong Yun ay naging isang guro, habang si Yeo Jong ay naging isang doktor doon. Dito nagtatapos ang series, salamat sa panonood kaibigan.